We're doing this again. Kape muna tayo, guys. Naantok na ako, wala pa akong tulog. Galing akong shoot tapos delay pa yung flight. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko sure. Hindi gets ng katawan ko kung magtatrabaho ba ako dito or magbabakasyon. Kasi first time kong magbakasyon. And ayun, nasa Macau kami ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa restaurant na to, pero ang una namin kakainin sana duckling, kaso wala na. Nauwi kami sa pork. Pork chow pan daw. Wala pa ba? So yeah. So guys, hindi ko masabing official na day 1, pero yun, kumain muna kami. Doon muna kami sa bahay ng ate ng pinakaminamahal ng bossing ko, bahay ng ate ng bossing ko. Yun. Kaya bukas pa kami mag-explore. First, well, Macau muna today and then tomorrow. Touchdown! Please take care of your personal Hong Kong. Space. Dito talaga tayo. Hindi ako na-awkward din mag-vlog, ang saya. Hong Kong. I'm so hyped for this. Okay, so first stop. Papunta kami sa Peak Tram. Ginugil ko yun. Research ko yun. Nakabukot na kami sa kulok lahat-lahat. Kaya ayun. So far, hindi naman ganun kahasil. Which is good. At madali lang naman ni Google, which is awesome. So nagpatila muna kami ng ulan. Buti na lang may nakita kaming coffee shop dito sa tabi-tabi lang. Kasi papunta na kami sa Peak Tram. Kaya ayun. Ayan, medyo patila naman. Pero ayan, pahinga muna. Course na agad. Oo nga eh. Oo. So Martians, if you're wondering how I got this shot, it's all because the train ran out of seats. But actually, I loved it. Every single bit of it, because it was all absolutely worth it. What about the self-confident girl? Guess you really need to be with her. She's so clever and so strong.
So Martian, sa mga panahong ito, hindi ko ine-expect na ganito pala ang feeling ng nagbabaksyon. Bukod sa sobrang hangin, hindi na na-record yung audio, ito yung mall na dadaanan nyo bago kayo makarating sa Sky Terrace. Sobrang angas, di ba? Nakakalula. At yung ride pabalik, hindi ko ina-expect na ganun pa rin, para kang nasa EDSA. At kung papansin ninyo, yung babae na nasa likod ko, nasa likod ah, walang ginawa ko, di kumaway. Pero, goods naman. Lower terminus. Damn. Grabe. Saan? One out of ten. Nasa 7. Pati yung Sky, ano? Siguro dahil maraming... Ewan, hindi ko masabi. Hindi ko... Ewan ko. Grabe, stamping. Natawa ako dito. PTSD ako sa ginagawa ko ngayon. Dapat tayo. Alam, pero si man tatay ko. Tapos nangungunti ako sa alon. Feeling ko hahampas dito sa harapan. Nakikita mo lahat yan? Ibibigay ko yan lahat sa'yo. Gago. Kita mo yung mga single sa likod. Yung mga walang jowa sa likod. Yan na, mga alon mo. Ito yung sinasabi ko. Ikaw tatay mo si man, tapos ganyan ko. Ito ba? Kaya? Kain tayo naman. Kanin sa labas. So, merong free drinks? Kala namin free na food. Yung only food. Something na masarap. Tsaka wine. Akala ko wine. Tubig. Tubig. Soft drinks. Magkano to sa clue pack? Ayan. Yun. Parang mo sila naman mag-ikot. Kaso, in-expect natin yung food. Mas masarap. Umisyo lang siya. Like 10 pesos. May Shangri-La din dito. Seaman na naka-offshore. So guys, ngayon on the way na kami sa Tung Chung para sumakay sa Ngong Ping. Pero tingnan nyo naman yung view, di ba? Hey, tangina, mahal ko yan. Pero guys, yun nga, papunta kami sa Ngong Ping 360. Sasakay kami papunta sa Ngong Ping Village at dun kami pupunta. Pero so far,
Ang inavail namin dito sa trip na to is yung crystal clear cabin. Round trip. Take note, round trip yung kinuha namin. And take note also, may fear of heights ako. Pero ipupush ko to dahil once in a lifetime lang naman yung mga gantong bagay at minsan lang kami mag-travel at first time namin mag-travel. Ayun o, tingnan mo, may photo op pa o, di ba? Hindi na namin binili yung photo at ito na kami ngayon sa mismong cable car. Nangangatog-ngatog na ako, ito lang naman din yung nakuhanan kong video. Tingnan nyo yung sahigo, di ba? Crystal clear. Ayoko na. Ito yung nag-assess namin, 5,020 pesos para takutin ang sarili ko. Oh, malaki. Di ba? Pawis na. Takot na. Pero sobrang worth it, guys. Promise. Nanay. Na-imagine ko si nanay dito. Neng, teka lang. Nasa Macau tayo. Grabe ang angas dito. Ganda ng vibes dito, promise. Panalo. Me acuesto toda la noche así, como siempre yo pensando en ti. Oh, mi amor. Me vuelve loco tu sonreír. Esos labios rositas, baby. Oh, sí. Soy feliz. Que te vi, supe que serías para mí. Y sí, estás aquí. Nunca te vayas, a Dios le rezo. Una familia en el futuro yo veo, y tus caprichos cumpliendo. Cuando me miran esos ojitos color café. Very beautiful. Sobrang dami kong b-roll sa lugar na to. Kasi super ganda. More stairs. Masarap ang tabsilog. Grabe, ganda rito siguro. Malamig din. Kala ni Kuya madadaan niya ako sa pagtawag niya ng pogi. Sorry. Ooh.
So guys, after exploring the ruins of St. Paul, currently, right now, we are on the way sa The Londoner para mag-ikot-ikot, magdala ng onte, picture-picture. Siyempre, para makita yung Parisian at saka yung Venice. Pero tingin niya naman, may mga ganyan pa o parang tanga, hindi alam kung sino yung kausap. But, you know, na-timingan namin ng gabi at sobrang ganda. Sobrang ganda rito. As in, Macau number one. Pero, so far, from Hong Kong to Macau, well, from Macau to Hong Kong and then Macau again, Macau is simply perfect. Hong Kong is perfect as well. If you're the city type of person na gusto ng street, maganda. Pero yung Macau, iba. Iba kasi sabi daw may influence daw ng Portuguese. Ganda, grabe. Grabe, guys. Yung B-roll na naku... Anong kuha gagawin sa akin? Picture niyo daw ako. And honestly, nag-enjoy ako dito sa Macau. Promise. Wait lang. Ano tayo? Photoshoot. Ah! Siyempre, shoutout, pangit, merch. Grabe, sobrang angas dito, guys. Hello, Nak. So, okay naman kami dito sa Macau. Wala ko ipapadalang 3,000 dyan ngayon. Talaga yung gusto ko, Harry Potter. Guys, kung sa Pilipinas ko ginawa itong timelapse ko, mahal. Malamang sa malamang, sinita na ako ng guard. For sure, sir. Ay, di nyo, sir. Ay, hindi, sir. Bawal ho yan, sir. Kailangan ho ng permit dito. Pero ang ganda rito. Sa Londoner, sa Parisian, Venetian. Dapat ganito yung nasa Pilipinas, hindi puro bulit in the Bronx. So Martians, you know this wouldn't be a perfect vlog kung hindi ito matatapos sa sarili mong kwarto dahil nalimutan mong mag-outro. And first of all, big shoutout kay Ate Cresel at kay Kuya Noy. Accommodate sa amin nung first day namin sa Macau at last day namin sa Macau. Honestly, super duper nag-enjoy ako sa Macau. At syempre, nag-enjoy din naman ako sa Hong Kong. Dahil super adventurous nung village na pinuntahan namin, nalimutan ko kasing i-vlog yung last day. Pero nung last day kasi namin, nilibre kami ni Kuya Noy, di ko na siya na-vlog. Nilibre kami sa 5-star na restaurant and it was absolutely amazing. It was astounding. Every bit, every food na sinerve is hindi mo makakalain. Masarap kasi 5-star. May taste naman ako sa food, honestly. So, I would honestly come back sa Macau at pupunta ako doon sa kinainan naming restaurant, yung tawag yata Altira. Big shoutout nga pala sa nag-serve sa amin dahil super duper bait nila. Hindi ko na kasi na-vlog na wala na sa isip ko. Nag-picture na lang ako ng pagkain kasi nga naman last day na. Going back from our previous travel vlogs na we're longing to be with our loved one na mag-travel, eh, masaya din pala. Yun nga lang, this time kasi ako nag-navigate towards everything sa Hong Kong and it was really easy. To be honest, madali yung pag-navigate pagpunta-punta kung saan-saan sa Hong Kong. Ang na-overhype lang talaga sa TikTok eh yung paggala sa Mongkok. Hindi na ako nakapag-vlog sa Mongkok kasi sobrang hindi ko magets. Galaan siya, shopping siya, pero hindi ko naman magets kung anong vlog ko dun. So hindi ko na binlog. Talagang nag-ikot na lang kami and everything. And lastly, Martians, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to. Super duper maximum effort to the max. Ewan ko kung napansin nyo yung mga frames. Kung napansin nyo yung editing, kung napansin nyo yung After Effects. Pero personally, ginawa ko rin talaga itong vlog na to kasi nga, first, it's our first trip together outside of the country. And we rarely go on vacations because wala kaming ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. And finally, it feels so good na makagawa ng output. Ano mo yun? Para lang sa sarili mo. Hindi para sa kung saan man dito, doon. Kasi usually tayo burn out kapag, you know, projects and stuff. But if you're doing something, you know, for your personal self, it's the best. It's the best! I guess I'll see you guys sa susunod vlog, or travel vlog, or whenever, or wherever. Yeah. Peace out.